Sinong mag-aakala na ang negosyong Fig Tree Cafe and Events na may magandang ambience, masasarap na pagkain mula sa frap, shake, kape hanggang sa pasta, sandwiches at rice meals maging ang kanilang catering ay nagsimula sa isang biglaang negosyo. Iyan ang tampok ngayon sa Woman in Business. One of my office mates said na, why don't you try parang doing party needs? Kasi it's fun, so makakalesen ng stress. That night, I posted online na I'm selling balloons, although party needs na kailangan, ganyan, without any single tool. I think 2 days after, we got a call. So someone was asking for our service. So when we got that call, hindi na yun lang sa amin kukunin. So what we did is, pumunta kami sa party needs store ng iba. Bumili kami, we delivered it to the client. So mga 3 weeks yon. May mga calls kaming nakukuha, but still, we don't have any single item. One time, there was this client who was asking for our service for a baptism. So sabi niya, balloon pillars, and also, like, okay, sige, we can do that. Tapos sabi niya, do you have food? Sabi namin, sabi ko, yes, we have food. That became our first event, first catering. So from a party needs, naging catering, so that was in 2012. Mula sa simpleng buy and sell na party needs business, lumago ang negosyo nila sa catering and events. At matapos ay nagkaroon din sila ng Fig Tree Cafe at concessionaire sa iba't ibang lugar. Parang sobrang bilis nga nung nangyari. So pareho kaming employed ng husband ko. Tapos meron kaming ganung klaseng business na binigay ng Lord. So actually for the first year in 2012, parang sideline lang namin siya. Nag-gross kami for that year ng 2.8 million just for catering. Parang it's meant to be bigger. Parang sobrang inayos siya ng Lord na parang iba na to, parang hindi to sideline, parang ganon. Dahil sa nakamamanghang pagkilos ng Panginoon, isa rin sa ibinigay na tungkulin ng Diyos sa mag-asawang Nice and Paul Sario ay ang pangalagaan ang kanilang empleyado. Sa katunayan, kahit hindi nakapagtapos ng pag-aaral, rejected ng ibang kumpanya, ay binibigyan nila ng pantay na oportunidad sa pagtatrabaho. We have waiters and then servers, even head cooks actually na started as dishwasher. Some of them used to be tricycle drivers or some of them parang tambay, ganon. We seek the Lord on how to treat people right. Yun ang naayon sa word kung paano dapat makitungo rin na mabuti sa tao. Si Jesus, of course, siya yung Lord. Siya yung Lord namin. So if siya yung Lord, siya yung may-ari nitong business, siya yung may-ari nung life namin, siya yung may ownership. So that's why it's easier, I think. It's, alam ko, maraming nag-struggle din in business. It doesn't mean we're not struggling on some days. Pero sobrang advantage namin na kilala mo ang Lord. Kasi pag ang Lord, siya nagbigay sa'yo nito, edi kanya to, kung may problema, edi kanya rin yung problema.